Tuloy mo ako. Umaarangkada siya ngayon sa pagpapatawa. Kasi kung ako din, parang kung magkakamisis ako. Magkakamisis! Pero alam nyo bang isang magaling na singer din itong si Russ Narcisse Cabico o mas kilala natin bilang Nar Cabico. Ipinanganak noong September 16, 1990 sa Lamitan, Basilan si Nar. Isang sundalo ang kanyang ama at teacher naman ang kanyang ina. Bunso siya sa tatlong magkakapatid. Kwentuhan mo na ako ng buhay mo at mukhang ma-aksyon. Galing ka palang Basilan, Lamitan, Basilan. Yes, ako po'y pinanganak sa dulong isla ng Mindanao. Wow! Kung saan walang kuryente. Talagang pinanganak ako sa beach. Beach, dagat talaga. So, yung mga kalanguyan ko noon ay mga badyaw. Ganun. Talaga? In fact, napagkakamalan po akong badyaw. So talagang Mindanao, it's a Muslim town. Yes. And nung panahong yun, hindi pa siya ganun ka-safe. Tapos, dahil nga hindi pa siya safe, parang isang gabi, parang nagkaroon ng barilan, exchange fire. So nadamay yung bahay namin. So kinailangan namin pumuntang Zamboanga the very next day. Sa Zamboanga, nag-aral ng elementarya si Nar. At dito na rin raw siya nakitaan ng talento sa pagkanta. Katunayan, bata pa lang si Nar, kontesero na raw siya o veterano sa pagsali sa iba't ibang singing contest. Bata pa lang kasi si Nar, kumakanta na talaga siya. Like, 3 or 4 years old, kabisado niya na yung kantang What's Up sa karaoke. Pero on point talaga yung tono niya, on point yung pagkanta niya. Naging kontesero, kontesera ka dahil gusto mong tumulong sa pamilya. Parang gano'n ang... Oo, parang na-enjoy ko yung pagkanta, tapos nakikita ko yung benefits na, nagkakaroon kami ng... Extra. Naglalagay siya ng pagkain sa hapagkainan. So, mm-hmm. Bakit hindi? Dahil nasa puso na talaga ni Nar ang pagkanta, humanap siya ng paraan para lalong mahasa ang kanyang talento. Mula Zamboanga, lumuwas ng Maynila si Nar. From your life in Zamboanga, what happened? After ko mag-Zamboanga, nagkaroon kami ng... Si Mama kasi works for, dahil teacher siya, mm-hmm. na nabalitaan niya yung Philippine High School for the Arts. Ah, okay. So finally, pagdating ko doon, di music yung pinili ko. Sabi nila, ay, sorry, we had changes. Hindi na kami tumatanggap ng singers na lalaki kasi daw nagbabago yung boses. Mm-hmm. So sabi ko, paano? Nasa UST na ako. So si Mama nagpapanik. Sabi niya, sige, mag-theater arts ka na lang. Total, may ginawa kang parang monologue sa school. So, nagtuloy-tuloy ang buhay mo sa Maynila? Sa Maynila na po. I was 11. 11 years old? Nung nahiwalay ako sa magulang ko. So, talaga. Wait, ikaw lang mag-isa? Ako lang po mag-isa. Saan ka, yun? Dormitory type. Ah. And then, kapag weekend, uuwi kayo ng Maynila or Laguna. Tapos, meron kayong foster parents. Habang nasa kolehiyo sa Maynila, nakipagsapalara naman ang mga magulang ni Nar sa Malaysia. Anong ginawa nila doon? Nagmusikero sila yung mga talaga? Yung mga nagde-table. Mommy and daddy to, yes. Mm-hmm. Kasi nga ito yung time na uso yung nagre-recruit sa Texas, kunwari ng teachers. Oo. Tapos lahat ng retirement. Parang trafficking. Money. Yes. Oo. I was a working student, tapos kailangan kong i-keep yung grades ko. And with my first guitar, nilibot ko pa yung malate. I was knocking on restaurants. Kailangan niyo po ba ng singer? Kailangan niyo ba ng... 16 years old to, 16, ha? First year college. Merong time na wala na, nagsara na yung bar. Wala akong makain. Talagang naglalakad ako sa Harrison. 2 araw na ata akong walang meal. Talagang tubig lang yung nasa sistema ko. Tapos pumunta ako sa isang grocery store. Nag-shoplift ako. Isang maliit na tsokolate. Tapos madali akong pumunta sa CR kasi baka habulin ako ng whatever. Tapos umiiyak ako sa banyo, kinakain ko yung tsokolate. Tapos sinasabi ko, hindi na maulit to. Hindi pwedeng maulit to. Bit-bit ang kanyang gitara at ang determinasyong mabuhay kahit pa nag-iisa siya sa Maynila, nagsikap si Nar Cabico na makahanap ng pagkakakitaan para may maipangtusto sa pag-aaral at maibili ng pagkain. Nagsimula raw magbago ang buhay ni Nar nang masungkit niya ang role ng isa sa mga karakter sa Joshua Zaturna na si Didi. Nagkasakit yung isang chorus member, I had to step in. Siyempre, ginalingan ko, kumanta ako. So, pinag-audition ako for one of the lead roles. Tapos yun, nakuha ako. I was working side by side, Yula Valdez and Kay Brosas. Sabay kami actually pinag-aral ng choreo for the musical Joshua Zaturna. The musical,
Nung pagpasok namin sa theater, pagkakita ko, sabi ko, meron na ako kasing itim. Kasing itim din ni Nari, kasi batang dagat yan ni Nari. Kinanta ko yung umpisa, buti na lang umpisa yung kinanta ko, kasi nung siya na yung kumanta, sabi ko, oh my God, ang galing palang kumanta ni Nar. For a 16-year-old, to have that kind of musicality and vocal calisthenics, meron akong, wow, magaling tong batang to. Paano pa pag nag-22, 23, 24 anyos to? Mula sa pagtatanghal sa entablado sa Pilipinas ng ibang bansa si Nar noong 2012 para naman magtrabaho bilang isang lounge singer sa mga hotel. Tatlong iba-ibang bansa, Korea, Malaysia, Jakarta. Ito yung luxury OFW life. Mm-mm. I was living in a hotel. Mm-hmm. Una-una, I was earning in dollars. Uh-oh. Yung sweldo ko, dolyar. Tapos, 21, medyo parang, nagulat ako. Sa bagay, 21 years old. Tsaka sa living situation, imagine mo, hotel. Uh-oh. Like yung hotel na yun, magkano, 10,000 a night? At doon ako nakatera. Ikaw lang mag-isa? Mag-isa. Sa room? Mm-hmm. Okay. Tapos literally, kung gusto mo ipalinis araw-araw yung bed mo, lilinisin nila yan. Mga Pinoy pa nga yung naglilinis eh. Talaga. Pero taong 2014, nagdesisyong bumalik si Nar sa Pilipinas para makasama ang kanyang pamilya matapos ma-heart attack ang kanyang tatay. Nagbalik entablado si Nar at natanggap sa isa na namang musical stage play ang Kung Paano Ako Naging Leading Lady. Dito raw siya napanood ng isang television executive ng Kapuso Network na siyang nagbukas sa kanya ng pinto ng showbiz. Pinapag-audition ako for my first serie na Beautiful Strangers. Yes. So, pagdating ko sa office, sa cubicle lang yung audition, cellphone lang yung video, pinag-read ako. Sabi, pag nakuha mo yan, bukas na yung taping. Bukas agad. Mm-mm-mm-mm. So yun, pinili nila ako. Iniwan mo ang teatro? Hindi naman iniwan. Pinagsabay ko po for a time. Oo. In my mind, ano lang siya, trabaho, employment, paycheck. Pati ba naman sa harap ni Lord, inaaway mo yung friend ko? Shakira. Gumanap siya bilang si Shakira, kaibigan ni Joyce, na ginampanan naman ni Lovey Poe sa Beautiful Strangers noong 2015. Tsaka siyempre yung bago niya BFF, si Christine. How was it? Una, kasi ibang ano naman to, from entablado to harap ng camera. Kamusta ang experience? Ibang-iba kasi, una sa lahat, nasa starstruck ako kasi yung mga kasama ko nun si Lovey, si Hart, si Sir Christopher De Leon, yung mga pinapanood ko lang talaga dati. Mm-mm. Pero in my mind, parang in-enjoy ko na lang na ano to trabaho to at the same time na nai-enjoy ko yung reaction ng magulang ko pag nakikita nila ako sa television. Oh, they're very actually, proud. Mas masaya pa sila kaysa sa akin. Nangarap, nagsikap, nagtagumpay. Malayo na talaga ang narating ni Nar at kanyang gitara na kasama niyang humarap sa lahat ng hirap at hamon ng buhay. At sa lahat ng kanyang naranasan at mga nakilala, natutuhan daw ni Nar na bigyang halaga ang bawat biyayang dumarating sa kanya. Sa'yo. Anong aral ng tunay na buhay ni Nar Cabico? So, ngayon, kahit maliliit na racket pa yan o malaking project, I see it as a responsibility na kailangan kong i-fulfill with love. Pero kailangan kong unahin yung pagmamahal sa sarili ko, pagmamahal to my audience, pagmamahal sa mga taong nagbibigay sa akin ng trabaho.